Mga kababayan, ngayon pong araw na ito, ang ating segment ay pakikilala ko po sa inyo si Kabili Gualberto. Tubong taga Rosario, Batangas, isang philanthropist, agriculturist, at businessman. Naging assemblyman po siya ng ika-apat na distrito ng Batangas noong panahon ng dating Pangulong Corazon Aquino. At anak din po siya ng isa sa mga naging mayor o punong bayan ng bayan ng Rosario, Batangas. Dito po sa kanyang segment na ito, ipaliliwanag po ni Kabili Gualberto ang mga makabagong teknolohiya kung paano na ang produkto ng agrikultura ay mapapagyaman natin at mapapakinabangan ng ating mga magsasaka. Ang hiling ko lamang po ay paki-like, share, and subscribe ng ating YouTube channel para lahat po ng i-upload nating video sa mga susunod ay mapanood po ninyo. Ito po, si Kabili. Ang power natin ay galing sa fossil fuel o galing sa diesel, petroleum base. So, ngayon, alam nyo kung magkano ngayon ang ating krudo. Ang krudo ngayon ay nasa 90 na ng isang litro. Nagmula sa 22 pesos ang isang litro. Ngayon ay 90 na. Sa Palawan, kahapon ay 127 pesos ang isang litro. Ang ibig sabihin nito, ang ating pagkilos, ang ating movement, ang bumiliki natin ay malaking bagay yan. Kapagkat ang ating gatong magkalimit ay diesel. Ang gatong ng ating sasakyan, ang ating mga tricycle ay diesel at gasolina. So, mababawasan yung pagkilos natin. Lahat ng ating makinarya ay nakasalalay sa diesel. Lalo-lalo na yung source of energy. So, pagka pumasok na sa ngayon ay nasa 12-13 ang kilowatt-hour natin ngayon dito, ang balita ko, pamaya o bukas ay mag-uumpisa na yung 14-15 na kilowatt-hour. Mabigyan ito. Darating yung panahon na tayo ay mag-iilaw lamang at simula sa alas 7, makakakaya na ng hapunan, tutulog na alas 9, dapat patay na ng ilaw. Dahil papalo tayo ng 20 ng kilowatt-hour. Ito ang awa, kaliliitan at yung mga nasa laylayan. At ang patatlo, ang hindi maiwasang pagbaba ng halaga ng ating pera, inflation. Ito ang hindi lamang dito sa Pilipinas yan, kung hindi sa buong mundo, bumabagsak ang halaga ng pera. Bumabagsak. Kung kasi ninyo na dati nakakabili ng ilang pirasong saging, ay ngayon hindi nyo makakabili ng isang malaking saging sa banko. So, yung tatlong bagay na yun, ang aking pinahatid at sinusugan ko yung sinabi ng President Kaya. Na dapat ngayon, ang lahat ng nangyikain natin, ay nakapokus muna doon sa survival. Kailangan may pagkain tayo. Pwede naman tayong mabuhay ng walang kuryente, walang ilaw, pero hindi tayo pwede mabuhay ng walang pagkain. Wala tayong nutrition sa katawan. So, nagpapasalamat ako sa inyo at kapag-inutin nyo na pagkakata makapagsalita sa inyo noon. Bagamat gusto, ang gusto ko ay balita rin itong sitwasyon natin ito. Kaya ako nandito, gusto kong malaman magmula sa inyo, ano yung pwede namin itulong? Ano yung pwede ninyo gusto nyo malaman? Hindi yung nalalaman ko na ipahatid ko sa inyo na baka naman walang kasaysayan sa inyo. Kung hindi, ano yung pinupunta ng inyo sa mahal na baka sakaling makakatulong ako sa pulang aming mga kasamahan? So, doon ko babalik ang aming pananalita ng araw na ito. At para magkagaroon tayo ng maraming saysay na pagpupulong, ano ang sa inyo manggaling, ano yung kailangan, ano yung gusto nyo gawin, ano yung inyong binabanghay, at malalaman ko kung saan kami pwedeng makatulong. Salamat po.
Ang isa po namin nais na ikaw na ay pagkalakayan sa araw na ito ay kung ang Batangas po ay nakilala po South America na nakapagpalaganap ng pagkakalinis ng kape Arabica. Ang Arabica, ito nagdudulot ng aroma, yung bango ng kape. Ang Arabica. Ngunit, nagkaraan ng mga 50 na taon ng pagkakalinis sa lupa, kasama rin ito ng tamaan ng salot na naka-apekto sa buong mundong pataliman ng kape. Yung coperas, yung pinakalawang taon at namamatay ang halaman. So nawala yung Arabica. Pero nung dumating ang mga Amerikano, ay nagdala sila ng panibagong buhay ng kape. Ito yung nagaling sa Liberia, Africa, pinalaki at pinadami sa Indonesia, at ito yung dinalasan ng mga Amerikano sa Pilipinas, at nagtanim din ulit ang lipa at mga kalugnog mga lugar ng lipa katulad ng Cuenca, Malbar, Tanawan at iba pang mga lugar na kasama rin ng Parisia, Rosario. Ito yung Liberica. So, ang Liberica naman ang siya nagbibigay ng lasa ng sa kape. Kaya yung pagtawagin natin ni Kaping Barako ay lasan-lasan na mahabol yung lasa ng kape. Yun ang Barako. Meron pang dalawang variety o uri ng kape na itanim sa Pilipinas. At ito, patatlo yung Robusta. Maliliit ang buto nito, butil. Pero ito naman ang kape ginagamit pang commercial sa instant coffee. Sa katunayan, ito ang pinakamurang uri ng kape. Robusta. So ito pinatawag na minatawag naman ang pampadami ni body. Pampadami. Meron pang isang variety na lumabas. Ito ay galing sa Liberica at nahaluan ng mga genes ng iba pang klaseng native na kape. Ito yung tinatawag nilang Celsa. Anyway, yung tatlong kaping yun ang nasa Pilipinas, yung naman na ang siyang pinagdadami sa Pilipinas. Ang Nestle ay nagpapadami ng Robusta. Ang grupo ng Figaro ay nagpapadami ng Arabica doon sa mga kataasan. At ang Batangas naman ay gusto nating dumami ang pataliman ng Liberica. Noong mga 4 na taon na nakaraan, inumpisa namin pagtulungan sa Batangas Forum yan. Yung Batangas Forum ay samahan ng sabihin nila ay mga ilang matitikas daw ng kumbinyo, mga retiradong politiko, mga retiradong militar, mga retiradong businessmen, mga negosyante, dito sa lalawin ng Batangas, na piling-piling ito sa mga ito, ay siyang nagpalat at nagbunsat ng kamamaraan upang magkameroon ng tahasan ng pangmalawakang pagpakalaki, pagpakadami ng kapeng Barako na kung tawagin na natin ay Liberica Coffee. Nagkameroon ng habang pagpupulong sa Batangas Forum, ngunit napansin ko at sinamaan ang ulitin ka ito na puro lamang salita ang nangyayari. Dalawang taon ang pinagdidibatihan. Ang ginawa ko ay nagpunta ako sa Batangas State University. Pinausap ko ang pamunuan ng Batangas State University. Sabay namin ginawa ang mga kailangang papeles upang maigulog namin ito sa Department of Agriculture. At nabigyan kami ng unang grants na bigay ni Secretary Dahl na bibigyan daw kami ng 15 milyong piso. Dahil sa alam niya naman ang sistema ng gobyerno, 15 milyong piso ang pinangako, ang matutupad lamang matapos namin masusing
kausapin ng Department of Agriculture ay 9 milyon lang. Dito sa 9 milyon ito, nakapagtayo na kami ng isa sa pinaka-modern na nursery na siyang paglalagakan ng mga piling-piling binhi ng kape. Hindi ako naniwala at hindi ko sinusundan yung pamamaraan ng Department of Agriculture na tuwing pagbagsak ng ulan ay pupunta sila sa talisay at go-order ng mga kape na binhi. Samantalang mga taga-talisay naman ay masayang-masaya sapagkat yung mga tubo kung saan-saan kabihan, kung tawagin namin yung volunteers, yung mga nahulog na buto na siyang tumubo sa paligid ng kabihan, ay siyang ilalagay sa plastic bag at siyang ipamimigay, bibili ng DA at ipamimigay. 50 taon niyang ginagawa ng DA. Kaya hindi tayo nagkameron ng talagang mataas na uri na kapihan. Kahasang kong sinabi sa DA ito, marami akong nakagalit. Pero sinabi ko, kung hindi kayo susunod doon sa patakaran namin, hindi namin kailangan yung pera mo. Yan ang may pera ng mga taong bayan. Pero walang kasaysayan yung pamamaraan ginagawa niyo. So, nabigyan kami nga ng 9 milyon, hindi ko tinanggap yung pera, ibinigay ko sa Batangas State University. Dahil sila ay government agency, magaling sila, bihasa sila makipag-away sa Commission on Audit. Ayaw kong maghawak ng pera, kapagkat baka may madinig pa akong merong nalikit sa bulsa ni GUALBERTO, hindi ako kumuha ng isang pera dyan sa makatuwid. Sa kabila nun, ako pa ang nagbigay ng paglalagyan ng nursery dito sa Masaya na isang hektarya kasama yung model farm na gusto kong maipakita sa mga farmers kung paano kahasan at tamang pamamaraan ng pagpapalaki, pag-aalaga ng kape. So, nagkameron na ngayon ng nursery, aming binanhay at isinagawa yung pagpili ng kung saan magagaling yung buto ng kape. Hindi kung saan-saan lang magkakapi bibili ng kape, ang pananim ng kape. Meron lang ilan na pwedeng pagkuhanan, ito tinatawag na elite mother plants. Ibig sabihin, ito yung mga 100,000 taong kape. Dalapa ito ng mga Amerikano at mga Kastila na siyang pwede nating kuhanan at iyan ay tumakapit doon sa pagiging basal at tunay na Liberica opium. So, doon kami kumuha, nakakuha kami ng ilang puno kay Joe Mercado, nakakuha kami ng ilang puno doon sa ibang merong maliliit na kapihan sa mga kwenta at nakakuha din kami ng ilang doon kay Kernel Katikbak. Noong nakaraang taon, nakapagpalaki na kami ng mahigit na 20 mil na seedling ng kape. At ito'y naibigay na sa ilang farmers. Bakit ilan? Dahil hindi rin ako sumunod doon sa patakaran ng Department of Agriculture na kung sino lang ang humingi ay binibigyan lahat. Sa akin, pag humingi ka, pinabibisita ko, pagtatamnan mo, tinitingnan ko kung may tubig ka, tinitingnan ko kung may kapabilidad ka bumili kahit ipot ng manok, at tinitingnan ko kung meron kang talagang sipag at tiyaga na mapalaki ang kape. Sapagkat dito sa binigay na pera na DA, lumalabas na ang aming puhunan bago makapaibigay sa farmer ang isang seedling ay nasa 60 pesos. Pero ngayon sa tingin ko aabot ng 100 na. Gawa na ang cost ng chemicals, ang cost ng kataba na organic at counting inorganic fertilizer ay tataas. So, bakit ko ginawa ito? Ang pananaw ko ay iba kaysa sa Department of Agriculture.
Hindi kailangan ng 10,000 hektaryang kape para makilala ang lalawigan ng Batangas. Bakit kailangan makilala ang lalawigan ng Batangas na siyang pinagmumula ng ganitong kape? Ay kilala na ito ang Batangas, Barako sa Batangas. Hindi totoo yun. Kapagkat magpunta kayo sa Thailand, merong variety, merong kape na binibenta sa Thailand, ang brand name ay Barako. Pero robusta yan. Pumunta kayo sa Vietnam, meron din silang kape na Barako. Ang brand name, Barako. Pero yan ay robusta at may halong Arabica. Walang purong Liberia. At isa pa, dito sa Batangas, basta sinabing Barako, ay maraming klase yan. May Barako ng baboy, Barako ng kumano-ano, mga mamamatay tao, ay Barako din ang tawag. So, kailangan ihiwalay natin magkameroon ng sariling pagkikilanlan yung ating Barako Liberica coffee. Paano man sasagawa yun? Katulad ng tao, meron tayong mga genes, meron tayong mga chromosomes, meron tayong matitrace natin, masusunta natin kung saan lahi tayo nagpunta. Kailangan ganun din sa kape, ganun din sa mga alaman. Napagka lalo ngayon sa modern practice and technology, ang cellphone nyo, pag inihinarap ninyo sa kaping ni QR, meron chain, blockchain technology, sa cellphone nyo, malalaman nyo na kung saan galing yung kaping nyo. So dapat marating natin yung teknolohiya nyo. Na ang kape natin, oras itinignan sa cellphone, galing Batangas yan. At dahil may katakyan, galing yan mismo sa Rosario. Galing mismo yan.